Kita niya kagad ng reload manipulation during clash kasi it forces out, it forces Exhort to back off kasi alam niyang pwede siya mapatay at any given time. And kapag wala siyang flicker, delegado siya. So, I think for RSG, kailangan ingatan ni Exhort yung kanyang pag-commit ng kanyang mga dashes kasi talagang kinukulong siya ni Yue sa loob ng real world. H2O, bibigyan dito ng bahagya pero makakapag-buy time lang din naman sila. Ang talagang difference lang dito ng Blacklist International, eh meron silang heal na kahit makapag-poke dito yung RSG, eh babalik agad yung buhay pero yung turtle na reset. Yan ang sinasabi natin. Boy, final slash! Final slash mula kay Edward. H2O will go down. Dalawang real world manipulation at Squid Game sa gitna. Dragon! Sinagtaman dito, papasok na nga. Pero yung Blazing Doom with Emma na mag-isusi nila. Oh! Napagad na nakapula doon sa kabila pero turtle secured. Para kay Wise. Nuts dito sobrang low. Pero babalik ba sa mga SS pero hindi. Oh! Limang miyem pro ng Blacklist, buhay pa rin. Double kill para kay Owl. Hindi isa lang ang naging... Last game, bago pa sila manalo, parang 2K lang yata yung lamang. Yeah. So, mahirap to for RSG Slate to think. But good news is, mas maganda na yung wave clear nila ngayon kesa yeah. last one. Ang sakit na ni, ano, ni Yue, lalo pat ang lagkit sa mga heroes ng RSG. Real world manipulation, pero sakasagot na naman ng dragon. Kaso ka lang mapapasok yung kabila, pero may nakap naman sila. Pero buhay pa rin dahil doon sa heal. And si Edward tatamaan nga. Yung Appraiser Strath hindi magiging enough. Tuloy pa rin sa magbawi. Pero si Exhort naman dito nakakuha na kill sa may bandang itaas. And wala kang trade. Oh, Let's blessing! Let's Moon Goddess mula kay Exhort. Good choice doon sa kanyang kinuha na ultimate dahil matutulungan niyang makasurvive yung kanyang mga teammates. Napasobra ata ng bahagya yung Blacklist and magkakaroon ng konting bawi yung RSG and much needed yung bawi na to. Sobrang bilis nung tunggol ni Light. Actually, dinunggol niya yung Brody doon sa basag na tier 2 tower na nakikita sa may middle lane. Hindi in-expect yun ng Blacklist International kasi after nung flicker wild charge, may kasunod ng talon mula kay Nuts at Petrify and napatay kagad nila yung Brody. Necessarily, essentially, defeating already the team fight that exists on the side of Blacklist kasi ito yung damage dealer mo eh. Yep. Actually, ito yung problem ng Blacklist International. Yes, you have a lot of crowd control, you have a lot of sustain, pero pag napatay yung damage dealer mo, tapos na, Eman! Sandwich play! Naman dito, nagwala ng kanyang Blazing Duet, pero may BMI pa. Oh, Venus is down! Nakakuha naman sila ng kill dito, konto, oh my Venus! So wala na yung heal na aasahan ng Blacklist International, pero andito rin naman, yung pagnakaw ni Exhort, ito yung Estes na nagdadash! Grabe yung inukuha na ultimate dito ni Exhort, sobrang useful! Gamit na gamit. Now, two times in a row, naalusot sa butas ng karayom ang init. The Moon Goddess, nasarap niya si Edward, however, pero it does tell us na mas gusto niya yung ulti ni Estes kasi hindi niya kinopya si Arlott. Nakita niya na eh, no? Pero he made a choice. No, sabi niya, ayoko sa'yo. Parang nahanap na nga ng RSG yung formula pagdating sa mga teamfights na pag meron naman siyang Blessing of the Moon Goddess, mas naging effective. Pero si Light, ang ganda nga ng pwesto. Anytime pwede mag-seal play, tapos mandunggol mula sa bad ng likod. Pero yung Lord naman ay marireset lang. Antayan malala mula sa dalawang upunan. Nandoon si Light sa Yawi Bush. Yawi na tinatawag natin yung mga B-line side play. Yan yung Yawi Bush at Yelly Haze Bush. Yelly, oh, yung Yelly Haze Bush. Yung 3 minutes, Eudora. Season 8, oo. Kami yun, pero... actually, akita ko, nagulat ako doon. Grabe, the patience. The patience. Ito, the patience na, no? Pati ito rin, no? Oh, ayaw lumabas. Ibibita tayong record, eh. Mag-1 minute na to. Oh, 1 minute na, pa 1 minute na. Sabi ni Light, guys, 2 minutes na lang, pakireset yung Lord. Oops. Again, all ults ready for RSG late, ha? Oh, gumagalaw na, gumagalaw na. Dito na nga si Light. Anytime pwede niyang i-call na magko-conceal play siya, tapos dudunggol. Yung Lord dito, hindi lang ini-hit ni Wise. Hindi nila kita si Brody. Pero pabawas na pabawas. H2O naman dito, tatamaan. Oh! Real world! Pero mukhang maaari siyang maipit dito sa real world manipulation. Oh. Pero sobrang low niya. Mukhang mabibigyan pa siya dito ni Edward. Blessing of the Moon Goddess mula kay Oh My Venus. Pero andito na nga ba ang inaantay ng kabila? Oh! Dito ni Oh My Venus yung kill. Babagsak din naman si Edward. Pero sinas dito, magaan yung tao na. Exhort, makukuha yung real world manipulation. Oh. At sasagot yung dalawa. Pero si Owl magiging susi nila. And Blacklist will secure a kill. Dalawa kapalit ng isa. Hayaan na natin yung Lord. Rektay na natin sa mid. Kakayanin ba naman depensa? Tatlo na lang sila. At babangga pa si Wise. H2O next target. Makakabasag ng Tore pero mapakata. Wala minions, wala minions. Si Light naman dito nakakaramdam. Sobrang katina ng mga hits ni Owl. Pero may isa pang minion wave. Tatlo laban sa apat. Sabi ng Blacklist. Hindi na akong pang-counter dyan. Kaya ko tanggalin yung heal effects na pwedeng ibigay ni Exhort. Actually sa RC, ang daming heal reduction. Uy, uy. Si Light, watch the angle, ha? Si Light, anytime, pwede man tunggol. Nakabang ata sila at mukhang ang call. Tutunggol si Light. Pero mukhang nagan yung bato muna kasi nagtatago lang siya. Light with the patience. Sabi niya, pre, hindi pa ito yun.
Ramdam ko, hindi pa ito yun. Nakita mo yung lakad ni Owl. Palayo kay Blacklist. Sabi niya, maniwala kayo sa akin, matutunggol tayo dyan. Oo. Nasa epat na gets. Kung merong Yawi Bush, may Light Bush din. Oo. Dito natin makikita kung magkakamit to play ba yung mga damage. Oh! Oh! Light with a dunggol play. Flicker na naman siya, pero mapapa-flicker out lang din naman si Owl. Wala na nga yung blazing duet dito, pero mapapatumba dito si H2O. Edward naman with a flicker out. Tapos dito may ipin sa kita. BMI palabas. Dalawa ang tutumba mula sa mga Raiders. Habang may minions pa naman ang Blacklist International. And enough pa rin naman yung heal. Hindi na kailangang umuwi. Kumpleto pa ang mga agents. Oh. Nag-aabang lang sila. Yui dito makakapag-flicker out pa, pero yung harang, yung winter target lock. Nabili na rin nila. Ito na nga ba ang huling marcha? Blacklist International. Tinutuloy na ang pag-push doon sa base ng RNG Slate. And exhorte, mapapatumba ba? Hindi na mapapatagay pa. And Blacklist International ang mananaig sa laban na ito.